Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 8 Things to Avoid for a Peaceful Life. Ang Biblia po ay pinagmumulan ng napakamga praktikal na mga bagay, sapagkat ang salita ng Diyos isinulat, pinreserve, itinuturo upang tayo'y mapabuti. Kung kaya sa anumang bagay, sa anumang larangan ng ating buhay, ito yung magandang reference, magandang standard, at dapat hanapin natin ano ba lahat ang mga practical na mga katuruan sa Bible. Ngayon naman po, meron tayong ibang uri ng blessing that we like to receive from the Lord, and this is guidance. Our acquaintances, our in relations, our involvements, our commitments can make or break us. Naliligid po tayo ng mga tao na nabuo o nasira ang buhay dahil kung kanino sila nakisama, kung kaino sila nakitungo, kung kanino sila nakisangkot at nakipag-isa. Life would be much better if we know what and who to avoid. Merong nakilala mo, pinagsisisihan mo, bakit ba nakilala ko pa ito? Bakit ba naka-hello-hello pa ako dito? Nag-umpisa pa lang isang relasyon na ibinulid lamang ako sa kotakot-takot na gulo. So John 10:10, ang sabi po ng Panginoong Jesus, "The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." So ang kagustuhan ng Panginoon is a full life. And for us to have a full life, mayroong mga bagay na dapat wala doon. There are things that must not become elements of our lives so that we can have life to the fullest. We should avoid the devil's traps, for instance, to have a full life in Jesus. The Bible is the book of wisdom. And wisdom, one of the meanings of wisdom at least, is knowing what and who to avoid. Ang ating pong pag-aaral ngayon, 8 things to avoid for a peaceful life. Para payapa, para tahimik ang buhay, anong 8 bagay o ang mga dapat na iwasan? At atin pong suriin ang ating sarili kung tayo'y nandun at nakikipagmabutihan sa mga bagay na ito na dapat ay iwasan. Heavenly Father, we thank you for the way you deal with us. Thank you, Lord, for the freedom in our country to worship you openly. Thank you for our physical and emotional freedom to worship. Thank you for our spiritual freedom to be with you, to know your word, and to follow you. Salamat, Panginoon, sa aming kalusugan na patuloy mong ipinagkakaloob sa pagtangkilik mo sa aming buhay. Thank you for another day of life. And we thank you, Lord, for our strength, for our faculties, for intelligence, para maunawaan namin na iyong salita. Mangusap nga po kayong may kapangyarihan, at huwag niyong payagan na merong sino man na nakikinig sa iyong salita ngayon ang uuwi, aalis sa bulwagang ito, tatapos sa pakikinig sa mensahe na hindi niyo po napagpala. Inihahain namin sa iyo ang aming puso, ang aming sarili, ang aming katawan, ang aming isip, ang buong-buo naming pagkatao bilang mga haing buhay. Buhay upang makinig, upang makakita, upang sumunod. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Itaas niyo po ang inyong pangalan. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, tinatanggi at itinataboy namin anumang presensya o gawa ng mga masasamang tao at masasamang espiritu. Lubos kaming napasasakop sa iyo, Panginoon. We completely trust you and put our well-being in your hands. Lord, may your perfect will happen in our lives. May we obey you as we know you more. We seek you, Father, and ask you to speak powerfully. Use your servant only as your footstool, but be the speaker. Let every word come from your wisdom, and let every word be food for our spirit. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. 8 things to avoid for a peaceful life. Yan ang napakabuting maging hangarin natin. Hindi lang yung prosperous life,
hindi lamang iyong abundant life, hindi lang healthy life, although maganda lahat yan, but a peaceful life. Sa Mindoro, sa Marinduque rather, meron po silang isang tradisyon na putungan. Pag may mga bisita sila, pinuputungan nila ng bulaklak, binibigyan nila ng mga handog. At isa sa mga words ng awitin na kinakanta nila habang pinapapurihan ng mga panauhin, sabi niya, kawili-wili ang panahon ng tiwasay. Yung panahon na tahimik, panahon na payapa. Lalong-lalo naman kung hindi lang panahon yon, kundi buhay talaga na mapayapa. Let us test our situation. Sabi po sa Acts 15:29, you are to abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. You will do well to avoid these things. Dalawang bagay po ang sinasabi ng Acts 15:29 na marapat iwasan para sa isang tiwasay, payapa at maayos na buhay. Unang-una, avoid unclean foods. Binanggit dito very, very specifically, food sacrificed to idols, food with blood in it, and meat of strangled animals. Marami pong mga sa interpretasyon nito, maraming mga metikulosong mga pag-a-apply nito sa buhay. May mga relihiyon na hindi kumakain ng anumang bagay na mayroong dugo. Meron naman mga hindi kumakain ng anumang mga hayop na hindi kinatay sa isang tamang-tamang paraan na na-drain ang lahat ng dugo. So merong paraan ng paghahanda ng pagkain ng mga Muslim, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano man, at iba't ibang mga sekta. Pero ang napakahalaga po, maging conscious tayo that there is such a thing as spiritually and physically unclean food. Yung spiritually unclean food ay subject to definition, of course, para maintindihan natin kung ano-ano yon, subject to your deeper study of the Word of God and application. At higit namang mas madali sigurong universally maintindihan natin kung ano yung physically unclean. Alam po natin yung mga pagkain na ang dami-dami mga cholesterol, mga masyadong mga animal fats, mga sobrang matatamis, sobrang maaalat, anything sobra is not good. So kung concerned tayo doon sa spiritual uncleanliness of a food, dapat din tayo lalong concerned doon sa chemical or physical uncleanliness nito. Kaya mabuti daw ay ang diet ng tao ay nag-feature ng maraming-maraming fruits at maraming-maraming mga leafy green vegetables. Sapagkat kahit naman sa scripture, nakita po natin ang original intention na ipapakain ng Diyos sa tao ay prutas. Kaya ngayong bawal na pagkain na kinain, prutas pa rin eh. Because, sabi ni Lord, you may freely eat of all the fruits of all the trees in the garden except this one. In other words, there is the original intention of a diet full of fruits. At may verse pa pong nagsasabi, the healing of the nations will come from the leaves of plants. Whether that is a spiritual healing and a spiritual plant that is being referred to, it is also important to know that physically speaking, talagang maraming healing qualities ang mga leaves. Kaya yung mga diet na sobrang kumakain ng napakaraming animal fat, sobrang maraming meat, doon nagkakaroon ng maraming complication kung minsan yung mga diseases. Lalong-lalo kung ang kakainin mo mga delata, nakalagay doon sa mga delata ang pagkain, to expire, kailan? Year 2007. Kailan ginawa? Year 2000. Ha? 7 taon na itong karne na to? Bakit ko ito kakainin? Ang tagal-tagal nang narito. Anong ipinaglalagay ditong chemical para hindi ito mabulok? In other words, I'm eating dead carcass which is probably 3 years old or 4 years old. Kasi siguro ang dami-daming sakit ng tao. No? Eh siyempre may artificial means para yan ma-preserve. Hindi po ako nagsasabing palitan niyo mga diet niyo ngayon din. Ang sinasabi natin, i-consider natin ang mga bagay na ito, especially fruits. There are studies that say that fruit should be eaten on an empty stomach. In other words, for fruits to be very, very effective, yun ang unang kinakain, hindi huli, hindi pang himagas. Because according to those studies, it prepares the stomach to do its digestive work. It prepares the whole system. So that the more you eat of it now, the less fat you become. So, pag-aralan nyo at suriin. Hindi ko sasabing lunukin nyo agad ang mga researches na ito ng buong-buo. Subalit dapat suriin kung anong pinagkakakain natin sa ating katawan. Because you are what you eat. No wonder that Leviticus chapter 11 is dedicated solely to dietary issues. Pag-aralan din po mga itinuturo ng Leviticus 11, yung mga unclean foods. Bakit kaya hindi sila pinapakain ng ganito at ganon? May mga dahilan. And science is beginning to unravel and to prove the wisdom behind Leviticus 11.
Mayroon nga nagsasabi naman po na ipinagbabawal doon sa mga Israelites ang pagkain ito. Como, it is a geographic issue. Meaning, yung ganung uri isda daw sa Israel ay hindi nila pwedeng kainin. Pero yung mga katumbas daw nun sa ibang mga area, ibang area ay pwede naman. Yan ay isa pong school of thought. That's why I don't want to be very dogmatic about it. Gusto ko pag-aralan nyo. Ang gusto ko lang ipakadiin-diin, pansinin at suriin kung ano-anong pinagkakakain nyo. Dahil maaaring laso na pala yan. Sabi ng iba, yung mga Israelites daw pinagbawalan ng kung ano-anong pagkain because it is a genetic issue. Meaning yung lahi nila, susceptible sa mga ganon, pero ang lahi daw natin ay hindi, o ang lahi ng iba ay hindi. Another issue to consider and to study further. They say it's a cultural matter. It's only a way of culturally separating them from people who eat any crawling and swimming and walking and running and flying thing. Kung ano man ang dahilan, isa pa rin ang underlying truth that the Bible teaches the people of God to be careful about what they eat. So, suriin po natin ang lahat ng mga cultural, scientific, genetic, chemical, and social issues about food at pag-ingatan natin kung anong ipinapasok sa ating katawan. Sapagkat, kahit kayo mayaman, kahit kayo maganda, kahit kayo sikat, kahit kayo makapangyarihan, kung di naman kayo malusog, paliwala. It's important to be physically fit and healthy. Another thing to avoid, according to what we have read in Acts 15:29, is sexual immorality. Bakit kaya pinaghalo sa isang verse yung mga bawal na pagkain at sexual immorality? Because in the context of New Testament times, there were many religious activities that involved eating and sexual promiscuity at the same time. In other words, kain na sila ng kainan, kasabay yung kanilang mga orgies o yung mga sexual activities nila that were meant to be part of a religious worship. So, pinagkambal marahil yan dahil sa ganoong katotohanan. Pero ang importante ay iwasan ang sexual immorality. Gano'ng karami sa mga kakilala natin sa ating paligid ang gumulo ang buhay dahil sa sexual immorality. Dahil nakikiapid sa asawa ng may asawa. Dahil nakikipagrelasyon sa hindi naman dapat karelasyon. Nakikipagtalik sa mga tao, nakikipagtalik din kung kani-kanino, kaya nalilipat sa kanila ang takot-takot na sakit ng mundo, pumupunta sa kanilang katawan because of sexual immorality. Gano karaming mga pera ang nauubos sa pagpapagamot? Gano karaming mga tahanan ang winasak? Gano karaming mga ina, mga ama ang nadurog ang puso dahil sa mga immoralidad ng kanilang mga anak na kaladkad din at uwi-uwi sa kanilang tahanan ng lahat ng problema? Gano karami mga may bahay ang nakawasak-wasak ang buong dibdib dahil sa immorality ng kanilang asawa o vice versa. Kung aalisin sa buhay ang sexual immorality, immediately siguro 2/3 of the world's population will have peace. Kasi sa dinami-rami ng mga pamilyang nagkawasak-wasak, ang bottom line, pinag-awayan ng mag-asawa ang hindi nagkapatawaran, sexual immorality. Napapatawad naman yung asawang pagbalik mo na isang lana pala lahat na ibenta na pero matapat pa rin sa'yo. Napapatawad naman yung asawang ng 30 anyos sa kayong magkasama hindi pa rin marunong magsigang. Napapatawad yung mga kamalian pero kumaisan yung talagang nagiging dahilan ng tunay na gulo, yung sexual impurity and mga pagtataksil. Nadadamay yung mga anak, nadadamay yung mga magulang, lahat ng mga kasangkot. 1 Thessalonians 4:3-6. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen who do not know God. And that in this matter, no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. So tayo daw mga anak ng Diyos ay inihiwalay na sa sanlibutan, nilinis na, hinugasan na ng dugo ni Kristo, hindi dapat bumabalik sa putikan. Kontrolin ang mga kagustuhan ng katawan at hindi sinusunod ang lahat ng ating mga kagustuhan tulad ng pagsunod sa kagustuhan ng mga taong hindi tunay na nakakakilala sa Diyos. At sa ganyan daw mga bagay, walang dapat magsamantala sa kanyang kapatid. In other words, I should not sexually abuse you or molest you or the people that you love, or the people that you protect, or the people that belong to you. Hindi dapat yan nababalitaan sa mga anak ng Diyos. Pansinin ninyo, halos ang lahat ng gulo
may kinalaman sa sexual immorality. Maging mga matataas, so to speak, na tao, mga iginagalang at kinikilala, their lowest moments have something to do with immorality. Yung sila'y nakaladkad sa mga iskandalo, sila ay pinagpiestahan ng publiko. Sila ay kinailangan magpaliwanag, malagay sa panganib, hinahabol ng saksak, binabaril, dahil nangangalon niya ng aagaw o nagiging katuwang sa ganitong mga gawain. Bakit pinapayagan ng tao na magpakababa-baba siya at madusta-dusta siya dahil lang sa pagsunod niya sa kanyang mga kagustuhan? Many people will testify that their lowest moment, their most humbled moments, their most indecorous and horrible experiences had something to do with their immorality. Maring sa pagtatago, sa pag-iwas sa mga bunga nito, sa pag-iwas sa mga parusa, o sa pagkakabunyag. Live wisely, because the devil looks for a foothold. The devil looks for something by which he can control and blackmail us. So people that will have peaceful lives will avoid sexual immorality. And besides, it is harmful to your body, to your emotion, and to your spirit. Napakalaki ng bunga. Katulad ng mga lalaking sumasamba sa templo ni Venus sa Corinth. You know, Corinth was an interesting city because it faced two oceans. Therefore, pwedeng maglanding ang mga barko, dumaong sa isang side. At imbes na umikot ng kahaba-haba, pwedeng yung mga cargo nun ibaba na lang, i-transport by land, isakay sa mga barko, naghihintay sa kabilang panig at umandar uli ang barko. Kesa sa ikutin yung buong pulo, buong malaking lupa na yon, mas madali to transport. And because Corinth had many sailors crawling about the place, naturally you had prostitution. Ang dami-dami ang prostitute. And in the city of Corinth was the famous temple of Venus, employing at one time more than 10,000 prostitutes. So ito pong mga sailors na ito, pag dumadaong sila, they worship at the temple. And you know, worship meant having sexual relations with these prostitutes in the temple who supposedly represented Venus. Of course, pag-uwi nila, dala-dala nila ang ala-ala ng kanilang pagsamba kay Venus, venereal disease. Galing kay Venus yun, ha? Yung mga goddess of love, pag-ingatan niya mga magaganda sapagkat maaaring nagdadala pala ng kung ano-anong mga salot sa buhay. Sa bagay, hindi lang magaganda ang nakakaroon yan. Pero mas madali naman tayong matukso siyempre sa kagandahan kaysa sa kapangitan. Kaya pinag-iingatan lalo na. In act of worship pa yun. Eh paano pa? Meron po mga religions na talagang kasama yung sexual immorality. Dito po sa ating bayan, merong umusong isang relihiyon daw, isang paniniwala, isang kulto, na makikita mo yung mga nagbibigay ng mga tracts no, sa pangalan pa to ni Jesus. Mga babaeng brales na namimigay ng mga babasahin, and they really have sex with you. Makinig ka lang sa kanila mga kuturo. At ang dami-dami mga nahihikayat. Isang grupo na nagsasabog ng ganitong lagim sa ating lipunan. Buti na lang hindi na sila masyadong uso ngayon, pero baka meron pa rin. Pero noong mga 70s, 1970s, usong-uso sila. No? At napakarami mga Pilipinong napahamak dahil din sa kanila. Karamihan po mga puti, yung mga nagkalat nitong ganitong lagim. Pero marami namang sumali. Siyempre, because it was an attractive thing. That's why we have to be very, very careful about that which attracts us, because it can be the entry point of temptation and of our mistakes. Another way and another thing to avoid for a peaceful life is avoid a very, sulyapan nyo ang katabi nyo, talkative person. A very talkative person. Proverbs 20 verse 3. A gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. It is harmful to your brain. It is harmful to your peace that you're surrounded by people who talk too much. Yung mga sobrang matatabil, pag wala nang matinong masabi, kahit ano na lang sasabihin, para lang huwag tumigil ang kanilang mga pagdaldal. At pati po yata ang pag-aaral ng sa mga laboratory, meron po kasi tayo mga cells na pag sobrang ginagamit, maraming mitochondria. Ang dami daw mitochondria ng mga dila ng matatabil. Dahil sobra silang
mga hyperactive. Pag ang tao nagdadala sa inyo ng balita, asahan yung pag-alis niya, balita naman tungkol sa inyo ang dadalhin niya sa iba. Kaya huwag kayo nakikipagmabutihan sa mga taong laging may dalang balita. Mapapasok at mapapasok kayo sa gulo. Dahil one time or the other, it's only a matter of time, mapapasuon siya sa gulo, yung kanyang mga topic at pinag-uusapan, babarilin siya, hahabulin siya, lalasudin siya, gugulpihin siya. At kung kayo yung pirming kausap, siguradong matadamay kayo dyan. Umiwas sa mga taong mahilig magbalita. Another, of course, kamkambal niyan is to avoid ungodly talk. Mga pag-uusap na di makadiyos, pag-uusap na mga walang katuturan, pag-uusap na nagkakasala ang mga nakikisali sa mga usapan, pamimintas, mga chismis, walang mga bagay na mga usapan. 2 Timothy 2:16, avoid godless chatter. Because those who indulge in it will become more and more ungodly. At ito po ay merong kakambal na katuruan, foolish doctrinal matter as subject of godless chatter. Yung mga pakikipagtalo, pagdedebate tungkol sa relihiyon, tungkol sa mga paniniwala, pananampalataya, pagpapagalingan, mas marunong ako kaysa sayo, mas marami kong alam na verses kaysa sayo, mas godly ako kaysa sayo, iwasan daw ang lahat ng bagay na yan. Titus 3:9. But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law because these are unprofitable and useless. Kumisan may tumatawag pa sa aking istasyon ng TV, gusto akong isali sa debate. Siguro ako nakupas na lang ako dyan. Pumupunta lang ako pag iniimbita ako magturo. If people invite me because they like to listen. But if people invite me to indulge in a debate, no? Hindi. Kung ayaw mong maniwala sa point of view ko, di huwag mo akong pagsalitain. Pero huwag mo akong pagsasalitain, tapos sasalungatin mo lang pala ako. Tapos, sasalungatin kita, magsasabong tayong dalawa, tataas ang rating ng TV show, na-exploit tayo pareho. Di ba? Kasi mga dugo, bituka, laman loob ng mga guests ang bumubulwak-bulwak sa sahig ng studio, tumataas ang rating ng palabas. It's exploiting people. Tuwan-tuwa naman ang maraming Pilipino sa nagbabangayan. Nag-aaway, nagbubunutan ng baril ng mga pastor at mga teacher at mga religious leaders. Kung tunay kang magaling, dapat ikay banal. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang bunga niyan dapat ay kababaang loob. Kabutihan. Pagiging disente. Hindi nakikipagtalo. Huwag niyong hangaan niyo ang galing-galing makipagtalo. Talo lahat ang kalaban. Kasi kumisan, yun lang mas malakas humiyaw, yung mas magaling magdrama, mas magaling magdeliver, yun na yung nananalo. Pero hindi ibig sabihin na yung hindi nakakaibo ay walang alam. Kumisan lang kasi, hindi talaga siya fighter sa pagsasalita. Pero danin mo naman sa pagsulat, let's say nagsulatan sila, baka siya ang magmukhang mas tama. Dahil sa debate, hindi lang yung mas maraming alam at mas tama ang nangingibabaw, yung malakas ng boses, yung marunong mag-agaw ng mic, yung mga ganong bagay. Kaya hindi tayo dapat sumasali sa ganyan. Titus 3:9, ulitin natin. But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law. Because these are what? Unprofitable and useless. Walang bumabanal sa mga nakikinig. Walang nagiging mas makadiyos. Walang nagkakaroon ng kapayapaan. Gulo ang ibinubunga. So, ungodly talk is harmful to your health and emotion, to your social standing, and to your safety. Kasi kung minsan yung nakatalo mo ay pikon, mamaya may nag-iintay na sa isang sulok, may dalang bazooka. No? At papaulan na ka na ng punglo dahil natalo mo eh. Siyempre, kailangan may ibang paraan naman na siyang gamitin. Magulo ang buhay ng mahilig makipagtalo. Walang natutuwa sa mahilig makipagtalo, maliban yung mga nanonood, katulad din ng mahilig manood ng sabong, mahilig manood ng mga toreros sa Madrid, yung mahilig manood ng nag-aaway, yung mga na-aksidenteng nagkawasak-wasak ang katawan, ang daming tumitingin, yun ang mga nasisiyahan. Mga di matitinong tao. Dahil bakit gustong-gusto mong manood ng ganyan? Ayaw mo nang ang tingnan yung tao nakalabas ang bituka, pinapanood pa. Something wrong.
So you should not give fodder to these people. Hindi dapat bigyan ng panggatong ang mga apoy nila na walang katuturan. Ano pa po ang dapat nating iwasan para matahimik ang ating buhay? Avoid needless criticism, especially in the ministry. If you are in the ministry, live above and beyond reproach so you don't tempt people to criticize you reasonably. Sinasabi natin reasonably kasi meron naman unreasonable. Wala na tayong magagawa sa mga unreasonable na tao. Hayaan nyo sila mag-criticize. Pero kung may reason ang criticism nila, dapat tayong makinig at dapat nating iwasan yon sa pamamagitan ng paggawa ng tama. 2 Corinthians 8:20, we want to avoid any criticism of the way we administer this liberal gift. Siyempre, merong context yung verse na yon, pero ang general truth pa rin iwasan na mapintasan ka, ayusin ang buhay. Avoid being criticized reasonably by living above reproach. Because criticisms hurt us. Aminin nyo man at hindi, nasasaktan tayo pag tayo napipintasan. Nasasaktan tayo pag may mga masasakit na mga kung ano-ano mga balita tungkol sa atin o hindi tayo nauunawaan. Kaya ayusin natin ang ating buhay para hindi sobrang marami yung hindi nila nauunawaan o nami-misinterpret. Yung mga iba sabihin, ganyan talaga ako, ganyan lang ako magsalita, ganyan talaga ako mamuhay. Pero 20 taon na nila sinasabi yon, hindi sila nag-a-adjust sa environment, hindi sila nag-a-adjust sa mga reaction ng tao sa kanila, kaya patuloy pa rin marami nagagalit sa kanila, patuloy pa rin marami nagtatampo. Pero sabihin pa nila, ganun lang talaga ako. Di ibahin mo para hindi ka maging ganun, para ang mga tao sa paligid mo, hindi rin sila magulo, at ikaw man, hindi magulo, para tahimik ang buhay. Another thing to avoid, to have a peaceful life, is avoid strife. Proverbs 20, verse 3. It is to a man's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Karangalan daw ng isang tao na siya'y umiiwas sa gulo. Na siya'y umiiwas sa away. Hindi may mga taong naghahanap ng away. May mga tao talaga, alam mo, hanap nito away. Huwag niyong papatulan. Every fool daw is quick to quarrel. Kahit ka pa disenteng-disente ang itsura, titulado, maganda ang iyong sasakyan, maganda ang iyong bahay, meron kang pangalan, pero kung ang dalas mong mapababag, ibig sabihin, napakababa ng pagkatao. Sapagkat ang tunay na kagalang-galang, umiiwas sa gulo. Kasi alam niya na ang buhay niya, mas marami pang mahalagang dapat pagbigyan ng lakas. Mas marami pang mabuting magagawa kaysa ubusin ang kanyang buhay sa isang walang kwentang away. At mapahamak pa siya at baka mapatay pa siya doon. Another thing to avoid. Avoid all extremes. Lahat ng sobra, lahat ng labis, lahat ng sagad ay di mabuti. Ecclesiastes 7:18. It is good to grasp the one and let go of the other. The man who fears God will, church, avoid all extremes. The man who fears God will avoid all extremes. Kahit yung pagiging extremist sa pananaywala at pananampalataya, huwag naman sobra kang banal, wala nang pumasa. Sobra mong taas, di ka na maabot. Sobra mong linis, hindi ka na bagay sa planeta. Hindi natin sinasabi na magpakasala-sala ka. Ibig sabihin natin, huwag naman yung ang kalinis-linisan ng pananaw mo sa sarili mo, lahat na lang nasa paligid na husgahan. Lahat na lang nasa paligid kulang. Lahat na lang nasa paligid masama. Sabi ni Solomon, pinakamatalinong taong nabuhay sa balat ng lupa, ang taong may pagkatakot sa Diyos ay iiwas sa lahat ng mga sagad. Kahit ano pa yon. An essay on criticism by Alexander Pope has an interesting point. Sabi niya, in words as fashions, the same rule will hold. Alike fantastic, if too new or old. Be not the first by whom the new are tried, nor yet the last to lay the old aside. Kahit daw sa fashion, hindi mabuting extreme. Huwag daw makauna-unahan na magkaroon ng bagong fashion. Huwag naman din ikaw yung kahuli-hulihan na napalitan na nung mo palang ginamit. Di ba merong mga tao, ang pangit naman ang buhok nito? Kasi kauna-unahan siya. Pero mamaya, nasanay na yung tao sa uso na yon, gumanda na. Mamaya naman, papaalis na itong mga kulelat, doon pa lang.
Ito ba namang mga 2003, meron pang peace man, parang huli ka na yata. Nung 1960s umuso yan, nagyara sa Vietnam, no? Yung mga hiping kulelat. Huwag ka naman doon masyadong kulelat, huwag ka rin kauna-unahan. In other words, ano pang itinuturo dito? Sabi ka lang, nasa may gitna. Huwag kang extremist. Hindi yung kauna-unahan ka, talaga hindi pa sanay mata ng tao, mapapangitan sa ginagawa mo. No? Pero huwag naman yung huli. Natatandaan ko nung umuso yung hikaw na yan ng lalaki. No? Si Pabs Daddy ba siyata, kung di ako nagkakamali, sa kauna-unahan naglagay niyan. Kaya sobrang kontrobersiya ang nagawa. Ngayon naman, matagal nang umalis siya, meron pa ba namang nag-uumpisa pang maglagay ngayon? Parang tapos na. No? Ganon din ang komunismo. Natapos na sa Russia, isinuka na nila ang komunismo. Hindi talaga nagwo-work. It doesn't work. I have walked the streets of Moscow when the whole of USSR was really socialist and people were suffering in poverty. Huwag mong sasabihin sa akin na may equality sa socialism because there's an avenue in Moscow sa gitna, lane lang for party officials. Parang nung araw na meron sa ating APEC. May friendship lane. Magdusa tayong lahat sa gilid-gilid pero may lane na walang laman para sa mga bisita. Pero noon sa Russia, hindi lang dahil may APEC. Pang-araw-araw na buhay nila, yung pinakamatataas na official nila, nandun sa lane na yon, nag-e-enjoy. Anong equality? And I saw Russians na pumipila sa labas ng mga tindahan in the height of winter. Wala ka mabibiling butter, margarine lang. Walang mabili ang tao gusto mong bumili kung nagkaroon ng pambili. And they discouraged really to consume because there was nothing to consume. Bibili ka sa tindahan, tingnan mo kung anong gusto mo, ililista mo, ibibigay mo doon sa tindera, magbabayad ka sa ibang pila, ibibigay sa'yo ng resibo, ikeklaim mo pa uli sa ibang pila, maghapon mo na para bumili ka lang ng isang dilis. Wala pang ulo. Nasa hotel ako, lahat ng tao inaalok bilhin ng sapatos ko, ang relo ko gusto kong hubaran kasi wala silang magamit. Tapos, matagal nang binitawan ng Russia ang komunismo, matagal nang tinalikuran ng China, kahit officially, eh sila'y socialist pa, grabe ang kanilang kapitalism ngayon, magpunta kayo sa Shanghai, magpunta kayo sa Beijing, magpunta kayo sa Guangzhou, kahit saan na lang. Tapos may mga Pilipino ngayon palang nag-uumpis ang maging komunista, mga kulelat. Hindi pa ba tayo matututo na hindi na nag-work sa buong planeta, ngayon pinaglalaban pa rin natin gawin dito. Hindi na ba tayo matututo doon? Kaya sinasabi, huwag ka naman una, huwag ka rin huli. Tingnan mo ang nangyayari at gumitna-gitna ka para ka safe. Kung ikaw man ay nagbibiyahe sa mga bundok-bundok, huwag kang extreme right o extreme left. Dahil sa extreme right, baka bumangga ka sa mga bato. Extreme left, mahulog ka sa bangin. Doon kasi medyo gitna. Huwag kang extremist. Importante itinuturo nitong Bible, lalo sa Ecclesiastes, para tahimik ang iyong buhay. Of course, another way to avoid and another thing to avoid is avoid every kind of evil. Kasali na dito lahat, no? And others. 1 Thessalonians 5:22, avoid every kind of evil. Iwasan ang lahat ng mga yan. Because it is harmful to your whole being. Avoid it. Life is what we do and not do. Importante nga. Isipin natin yan. Ginagawa at hindi ginagawa, doon nabubuo ang ating buhay. Life is what we eat and not eat. Life is what we attract and repel. Make sure you attract blessings and repel curses. Bakit may mga tao baligtad? They attract all the negative things. May mga babae, pagka merong nabastos, siya yun. Sa dinami-dami ng babae sa planeta, bakit laging siya na lang ang nababastos? Bakit sa dinami-dami ng mawawalan ng cellphone sa isang bus, laging itong taong itong nawawalan? Pag may madudukutan, siya yun. Napapansin niyo ba ito? Kayo ba ito? Lagi na lang nawawala, nadudukutan, paulit-ulit na lang. Ang na-attract laging negative. Kailangan magbalit-palit tayo ng pananaw, ng paraan, ng behavior. Dahil surely, meron tayong ginagawa na nagiging dahilan para tayo lapitan ng mga bagay na yun. Tulad ng sinasabi natin, ang Pilipinas, lagi na lang pinagsasamantalahan ng foreigner. Sino bang may kasalanan at nilalangaw yung sugat? Yung langaw o yung sugat? May mga sugat ang ating lipunan, may mga kahinaan ang ating pagkatao at pagkabayan
na talaga namang parang magnet na nga-attract ng pang-aapi, nga-attract ng exploitation ng iba. Hindi sila ang dapat nating sisihin, kundi ang ating sarili. Bakit tayo sinasakop, pinupuntahan, kinokolonize? Eh, sa awit pa lang natin, pambansang awit, di ba aming ligaya na pag may mang-aapi, ang, ano, church? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Malaman pa lang ng mga foreigner ng pambansang awit natin, sasakupin na tayo. Biruin mo, pag sinasakop tayo, tayo ang mamamatay. Sobrang kahinaan naman yun. Ba't hindi ang pumatay ng dahil sa iyo? To defend our country, hindi ang mamatay. O sige, patayin niyo ako, hero ako. Ganun ba yun? Kaya kahit na lang saan, may naaapi, may nagaganon. Nagpapaapi kasi tayo. We advertise to people na pwede mo akong apihin, pwede mo akong abusuhin. Yan ang nangyayari. Kaya dapat may paninindigan ka, may dignity. Huwag yun mo ipamalit ang sinasabi kung magi kayong mga mamamatay tao. Pero natural naman, i-de-defend mo ang bayan mo at pag i-de-defend mo, sila ang babarilin mo, alam mo ikaw ang pabaril. Kahit sa Bible, nakikita niyo yung mga giyera ng Israel, alam naman sila magpapatay. Siyempre, sila dapat manalo. Lalo't bayan nila yung nilulupig. Eh tayo naman, hindi naman tayo nang conquer kahit kailan. Lagi lang tayo kinoconquer. Eh masama ba naman na inaagaw na yung bayan natin, eh tayo naman ay manindigan. Mayroon tayong mga kahinaan. Once more, sinong may kasalanan, nilalangaw ang sugat. Siyempre, yung langaw, maghahanap ng sugat eh. Kaya huwag ikaw ang maging sugat para huwag kang langawin. Takpan, linisin, ayusin ang ating mga kahinaan. Pag may nang aapi sa inyo, 90% of the time kayo may kasalanan nun. Sabi nga sa UP, walang nang aapi kung walang nagpapaapi. Kasi ikaw, pumapayag ka eh. Kaya dapat meron tayong pagkakilala kung sino tayo, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis, therefore ang tao'y may dangal. Hindi ka pumapayag niya na ganun-ganun ka lang. Although, hindi ka nang aapi, pero hindi ka rin napapaapi. Hindi ka nang aagaw, pero hindi naman baliwala sing inaagaw-agawang ka. Kailangan marunong ka na manindigan para igalang ka rin ang iyong kapwa. Tahimik ang buhay ng isang taong malakas. Dahil kung lagi ka nalang mahina, ikaw ang aagawan, ikaw ang aapihin. Mahalaga na maging malakas, hindi para mang-api, kundi para tumulong. And at the very least, para di kaapihin. Para hindi ka mag-attract ng kaapihan. It is important to be strong. Jesus wants you happy. Jesus wants you peaceful. Jesus wants you well. Maraming dapat iwasan. Walo lang ang pinag-uusapan natin ngayon. Avoid unclean foods. Avoid sexual immorality. Avoid a very talkative person. Ungodly talk. Needless criticism. Strife, all extremes, and every kind of evil. Listen to the Bible. Lahat ng ating kinuha, doon ang galing. Listen to the words of the Lord, because the words of the Lord, the Bible, are the words of life. John 6, 66 to 69. From this time, many of the disciples turned back and no longer followed him. Do you want to live too? Do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God. Tumatalikod na ang maraming tao kay Jesus sapagkat yung inaasahan nila, hindi pala yun ang ibibigay. Ibang bagay, spiritual food, hindi physical food. Spiritual kingdom, hindi political kingdom. Kaya sabi ni Lord sa mga disciple niya sa 12, oh, kayo ba tatalikod na rin? Sabi ni Peter, hindi po. Kanino naman kami pupunta? Eh, nasa inyo ang salita ng buhay. Ang mga salitang namutawi sa bibig ni Kristo, ang mga salitang na preserve sa Bible, salita ng Diyos, salita ng buhay. Tulad ng pinagkuhanan natin ng mga walong dapat iwasan sa buhay, among many other things. You want peace in your life, it will do well to listen to the word of life. Umiwas sa mga gulo. Maiksi ang buhay. Hindi na dapat punuin ang gulo. Dapat ay punuin ng kabutihan at kapayapaan. At kung tayo'y payapa, marami tayong maiisip na mabubuting bagay. But if we are busy trying to survive because of all the troubles around us, we will not be able to focus on more important things. Parang nung presidency ni President Aquino,
Wala na halos panahon para gumawa ng mga tamang bagay sapagkat naubos na sa pagtatanggol na lang ng presidency against many assaults. If our life is in trouble, we will not have the necessary peace so we can be productive, so we can be serene, and we can do the higher aspirations of life. Gawin po nating goal, payapang buhay. Huwag makigulo. Makipagkasundo. Tapusin ang mga kaguluhan at ng magawa ang dapat gawin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga paalala niyo. We thank you, Father, that the Bible is a very practical book. Hindi lang pagkatataas ng mga theology ang mga laman nito. Hindi lang mga usapan na pang-scholar lamang, kundi sa bawat aspeto ng buhay, may maituturo ang iyong salita sa sino mang nakahandang makinig. Ituro niyo po sa amin ang higit lalong mapayapang paraan at pamumuhay. Nananalangin kami lalong-lalo para sa mga kapatid na nakikinig sa iyong salita na magulo ang buhay. Magulo ang pagsasama ng mag-asawa. Magulo ang relasyon ng magkakapatid, magulang at mga anak. Magkakasama sa trabaho, magkakapitbahay at magkakasambahay. Pati mga magkakapatiran sa church kung may mga kaguluhan. Panginoon, ipakita mo sa amin ang aming pananagutan. At nang maituwid namin ang aming mga sarili, ipakita niyo rin po sa amin ang mga paraan kung paano kami, lalo na magiging alagad ng kapayapaan. At nawa ang iyong katahimikan, katiwasayan, siyang maging paraan ng aming pamumuhay. Nananalangin kami, Panginoon, lalong-lalo para sa aming mga mahal sa buhay, mga kakilala, na napakagugulo ng mga buhay. Di na makita ang kagandahan ng buhay because busy trying to survive, busy trying to fight, to outdo each other, trying to secure life and property. Lord, hindi mo kami nilikha para maging ganito ang aming buhay. Nawa yung napakataas mong layunin para sa amin, ang siyang makapanaig, ang siyang mangyari sa amin. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sa ilang saglit. Tingnan natin kung ano ang ating kontribusyon sa gulo ng mga buhay natin. Bakit ba tayo ginugulo? Tayo ba'y naghahanap talaga ng gulo o tumatawag nito? Bakit tayo naaapi? Tayo na ba mismo ay nagsasabing apihin niyo ako? O bakit tayo nagagantihan ang masama? Tayo ba'y nauunang gumawa ng mali? Ano ang ating mga pananagutan? Kaya may mga gulo sa buhay natin. Anong ating dapat gawin para lalong maging mapayapa? Hindi lang ang buhay natin, kundi ang buhay ng mga nasa paligid sa atin. Makipagdiig sa Espiritu ng Diyos. Humanap ng mga mensaheng personal mula sa ating buhay.